Hi guys, welcome back to my channel. And nagpapasalamat ako na dun sa mga subscribers ko nga pala na nag-stick sa aking channel at hindi umalis. At sa mga umalis, sana bumalik kayo. Char. Nagpapasalamat ako guys na nakapag-vlog ulit ako kasi it's been 5 months nung huli akong nag-review ng product para sa aking acne. So, ito na yung 6 months. Or ito na yung resulta after 6 months nung aking routine na ginagawa. So, continuously guys, ginagamit ko pa rin yung Maxipeel number 3. And kung makikita nyo guys, ang laki na ng pinagbago ng skin ko. Hindi pa siya perfect talaga. As in, makikita nyo naman, may mga marks pa din ako sa mukha. Pero compare sa dati na napakadami kong cystic acne, napakasaya ko na ngayon talaga as in. Makikita nyo na lang yung mga pimple marks, redness, pero flat na siya, wala na siyang mga cystic acne. So ito, nagkaroon ako ng medyo namamalat siya kasi ginagamit ko nga yung Maxipeel and nagkaroon ako niyan dahil may period pa rin ako hanggang ngayon. Tapos yun naman, normal naman kasi yun sa babae, yung fluctuation ng inyong hormones yan. So ayun guys, gusto ko lang kayong i-update sa current skin condition ko ngayon, sa aking acne journey. Nagpapasalamat ako at naging sobrang patient ko sa paghihintay ng resulta. Hindi ko na ulit babalikan yung aking naging mga procedures and everything. Makikita nyo naman yun sa mga previous vlog ko, yung aking naging acne journey. Yung mga acne treatments, yung mga ganyan, yung history ng aking acne. So, just to make it short, 6 years akong nag-suffer ng acne breakout. So, para ma-achieve tong ganitong look ng skin ko, eh napakasaya ko na. Sobrang saya ko na, sobrang blessed ko na. Kasi dumating na ako sa point na umiiyak na ako, kala ko wala nang pag-asa, pero hindi pala. Andyan pa rin si Lord para, alam mo yun, gumawa ng paraan para bumalik ulit yung kumpiyansa ko sa sarili. And, ayun nga guys, yung aking routine is, first, dahil nag-work ako, syempre nag-makeup ako every day. Aside from my off day, pagka-uwi ko ng bahay, nagtatanggal ako ng makeup using baby wipes. Second, gumagamit ako ng makeup remover using a cotton pad. And third, nag-wash ako ng face ko using safeguard. And mini-make sure ko talagang malinis na malinis yung mukha ko. And fourth is yung gumagamit na ako ng Maxipeel. And fifth is nag-i-scrub ako or nag-exfoliate ako using St. Ives. Twice a week, not more than that. And sixth step is yung nagmo-moisturize ako. Ang ginagamit kong moisturizer is yung Simple. Gusto ko kasi siya dahil napaka-simple nung ingredients niya. Hindi siya, wala siyang mga harsh chemicals. And meron siyang vitamin B3 for pigmentation, dark spots, yun. Mga ganun lang. Then, naubos na yung Simple. Gumamit naman ako ng Gluta C. Ayan. Gumamit ako ng Gluta C with glutathione. Serum for dark spots. Yun. So, yun. Masaya naman ako sa naging resulta. Kung hanggang dyan lang ang makakamit ko, okay na rin. Basta wag lang akong tubuan ng mga cystic acne ulit. And ito na yung moment na nakakalabas ulit ako ng bahay nang wala ng makeup, wala ng kahit na ano, kahit yung sa pinakamalapit na supermarket dyan lang sa tabi lang ng building namin. Kailangan ko pang mag-makeup dati. Ngayon hindi na, nakakalabas na ako nang walang makeup, confident na ako. Kahit may makita silang mga konting blemishes, okay lang. Masaya na ako. And para dun sa mga taong nawawala ng pag-asa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Be patient. And kung meron mga nambubuli sa inyo, nalalait sa inyo, huwag nyo na silang pansinin. Ang itindihin nyo na lang yung mga taong nagmamahal sa inyo at yung mga taong nandyan para sa inyo palagi. So yun guys, sana
na-inspire kayo sa aking acne journey. And sana guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, just give it a thumbs up. And para doon sa mga bago sa channel ko, sana mag-subscribe kayo. So, ayan guys. Bye na! See you again next time!